mga mamimili, lalo na ngayong malapit na ang Pasko, doble ingat po at maging alerto para hindi malusutan ng pekeng pera. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas nagbigay ng mga tip para malaman kung tunay ba o peke ang hawak nating pera. Nakatutok si June Veneracion. Ngayong panahon ng Kapaskuhan, kaliwat kanan ang bilihan. Ang pera, napakabilis ang balitan. Kaya may mga nakakalusot na mapagsamantala. Sa Kalayaan, Laguna, dalawang sospek ang nahuli dahil sa pagpapakalat ng pekeng pera. Nireklamo ito ng mga taong bayan dito. So kaya gumawa kami ng premium. Hindi lang 1,000 bill, pati itong 500 at 200 bill. Ang isang police asset na kasama dati ng mga sospek ang naging susi sa operasyon. Sabi ng police asset, binibili na lang ng 400 pesos ang isang peking 1,000 peso bill na galing daw Bicol. 200 pesos ang kanilang komisyon kapag napalitan na ang peking 1,000. Maliliit na hardware at tindahan daw ang karaniwang target ng mga nagpapakalat ng peking pera. Si Cecilia De La Peri, minsan ang nabiktima, nakalusot ang peking 500 sa kanyang tindahan ng mga damit. Ayaw na raw niya itong maulit, kaya ilang teknik ang kanyang pinag-aralan, gaya ng paglamuko sa pera. Tingnan mo, gumagalaw siya, di ba? Bumabalik. Oo, bumabalik. Pag hindi daw bumagalaw, piki. Yun ang sabi. Kasi sir, kailangan malaman namin. Kasi nga, mahirap kami mapigi. Sir, kasi kukunti lang naman kita namin dito. Sa katabing tindahan, may isa namang tindera ang merong kakaibang paraan ng pagkilatis ng pera. Ikaw, Yvonne, ano ang teknik mo para malaman kung peki o hindi yung pera? Ayun, kinakaskas ko lang po sa sa mga puti na katulad nito. Yan, kinakaskas ko lang siya. Pwede mo ipakita sa amin? Ayan lang po. Yan. Kapag gumuhit siya, ibig sabihin tunay, yun ang para sa akin. Kapag nagbarka? Yes, nagmarka siya. Pero ang pagkaskas at paglukot ng pera, mga maling paraan daw ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ay yung pinakamadali. At ang pinakamadali, siyempre, ay ang touch. Kung ang kamay mo ay hindi ganun kasensitibo, kamay, ano ba? So, gagamitan ng kuko. Dahil ang kuko, sasabit dito sa buhok. Pinasubok sa akin ang teknik ng paggamit ng kuko. Parang kukututin ang naka-imprintang buhok sa pera. Ano yung this one. Mm-mm, tama ito pa. Ito ang totoo dahil rough. Ano nararamdaman mo? Magaspang. Rough, magaspang sa kuko. Sa kuko. Ang, sa hair, ano? Oo. Ang counterfeit. Ang peke. Wala. Wala kang mararamdaman. Ganun lang siya kasimple. June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.